Welcome back to my channel. It's me, Maijel. And in today's video, sobrang lakas ang boses ko, no guys. Pero grabe, sobrang excited ako ngayon kasi meron akong sinalihan na brand ambassador search and hindi ko inakala na makakasali or mapipili ako doon. And I'm super, super excited na i-share yun sa inyo. Ito yun guys, from Ara Color. I am officially a Ara Lady Ambassador! Yay! Ang may-ari nito is isa sa pinaka-sexy, ang pinakamagandang mukha sa industriya ng pag-arte, ng pagkanta, and everything. In short, siya ay isang celebrity. Siya po ay si Miss Ara Mina. And ayan, pinadalan po nila ako ng mga PR packages na i-unbox natin. So today, ginawa ko lang get ready with me with haul. So habang hinuhaul ko siya guys, gagamitin ko na rin siya. Pero hindi pa siya ganun ka-in-depth na review kasi marami pa tayong contents na ilalabas. Sakto rin guys, malapit ang 11:11. So meron silang up to 30% na discount. If ever sa video na to may nagustuhan kayo, i-add to cart nyo na agad para sa 11:11, ma-straight checkout nyo na siya. Meron din silang binigay sa akin na mga pouches. So ito yon. Ayan. Gusto ko tong isang pouch kasi malaki siya. And ayan o, may mga glittery effect. Alam niyo yung parang ang social. Nakikita ko si Miss Ara Mina dito sa packaging na to. Kasi alam niyo yung parang sobrang elegant, ganyan. So ayan yung itsura niya. And ang ganda nung kanyang pouch. Kasi parang may foam siya sa loob. So if ever maglagay ka ng mga makeup dito na bawa eyeshadow palette or yung mga something na pwedeng mabasag, hindi siya agad-agad mababasag. Next naman is ito, yan, super elegant, super social din, na parang mesh pouch. Diba? Ang ganda din niya. So, gagamitin ko ito. Lalagay ko yung mga makeup ko dito. Kung gusto yung makita kung paano ko na-achieve itong look na to, just keep on watching. So, mag-start tayo dito sa kanilang Matte 2-Way Foundation. So, I have 3 shades. So, ibig sabihin, pwede siyang gamitin with wet sponge and pwede siyang gamitin with dry sponge. So, 2-in-1 talaga siya. And yung packaging niya is black lang and it's matte. It looks elegant. Pag tinignan mo agad yung packaging niya, right away, alam mo na agad na it's Ara's product. Lahat na information such as ingredients, claims, nandito siya sa box niya. Ultimo yung manufacturing date, andito din. Ito yung mga itsura ng foundation na meron ako. And napansin ko walang masyadong shade for mga talagang dark morenas. Pero medium morena, I think meron naman. So, ganito itsura niya. Ayan, so, ito yung isa. Mabuti itong shade na Louvre. Tama ba pagkakabasa ko? Yung shade na Empire, yung may yellow undertone. Tapos yung medyo dark dito is yung Versailles. Versailles. Oh, tama ba yung mga pagpupronounce ko? Pag open mo, meron siyang kasamang sponge here. Ayan, pwede mo siyang basain, pwede rin siyang dry. Gagamitin ko is yung sponge na meron ako. So, ito. Play ko na. Wet sponge ito, guys. Mas maganda siya kung gagamitan niyo ng primer. Para yung pores, di ba, hindi magsisiksikan doon yung powder. Napaisip ako, bakit ko ba nire-review agad? Eh, sabi ko, gagawa ako ng panibagong content. So, get ready with me talaga to, guys. Gusto ko na siyang reviewin eh. Pero ako kasi, pag nag-review, gusto ko tinetest out ko muna bago ko mabigay yung final thoughts ko. So, ang matte foundation is dating 245 pesos. Pero since may sale on 11:11, it's only 172 pesos. Kaya, yan, bili na kayo. And it has 8 grams guys ha, sobrang dami na rin yun. And kung bibili nyo siya ng sale, sobrang sulit niya. Actually, yung 245 pesos for a foundation is still affordable. And then next naman, ito yung itsura ng dual concealer niya. As you can see, and kahalata naman sa kanyang pangalan na dual concealer siya kasi two-way siya. It has the liquid concealer and the cream concealer. So, ganito yung itsura ng kanyang stick na concealer. Madami siyang laman, guys. Ang net weight nito ay 4 grams.
Yung liquid is 7.5 grams. Naka-dough food applicator siya na ganyan. I-swatch muna natin. Tingnan natin kung anong shade yung pwede sa akin. Medyo amoy chemical lang siya, pero hindi naman masakit sa ilong. I fell yung shade na na-try ko. Mas lighter yung Liberty. So, pwede to sa mga fair skin. And then, yung Eiffel naman, pwede rin naman siya sa mga tulad ko, medyo morena. Okay, yan siya. Ang gusto kong gamitin for my under eyes is itong liquid nila. Tignan natin kung okay yung coverage niya. Meron siyang light coverage kasi medyo nakita ko pa yung dark under eyes ko. And let's see kung pag binild up ko, okay din siya. Pero hindi ako nahirapang i-blend siya. Mabilis lang. Siguro pag ginamit ko lang yung hands ko, mas okay yung coverage niya. Ito kasi pag sponge, sisip-sip ng sponge yung product. So, nanipis lang talaga siya sa face. Gusto mo yung pang everyday na makeup, simple lang, pwede na to. Hindi mo na kailangan na masyadong pakak or full coverage kasi gusto mo syempre kahit papano mag-peek through yung skin mo. From 195 pesos, 137 pesos na lang siya. So guys, ang laking sale no na kasi dual purpose din siya. Meron siyang cream stick and meron siyang liquid concealer. So, meron ako dito dalawang klase ng eyeshadow. Isang sunset at isang aurora. Ito yung itsura niya, guys. It really looks like Everbilena talaga. Kasi ganito yung mga packaging na Everbilena eh. By the way, guys, itong Ara Colors is under Everbilena. Kasi baka magtaka kayo bakit yung box and yung mga packaging medyo same ng Everbilena. Ang napansin ko dito, yung shade na aurora, lahat sila ay shimmer shade. Tapos dito sa shade na sunset, dalawa lang yung shimmer shade, tapos dalawang matte. Isang eyeshadow lang gagamitin ko, ha, magulat yung kapitbahay namin. Oh, ang ganda nito. Oh, ang napansin ko sa kanya, guys, is creamy yung palette niya. So, ang ginamit ko ngayon is itong sa sunset. And nung paghawak ko sa kanya, ang creamy niya, guys. As in, walang powder or anything. Yan, siguro meron pero more on creamy kasi siya. Sobrang pigmented din niya yan, dali niya ma-blend. Alam niyo, pwede ko siya i-compare sa mga cream blushes. Ganito rin kasi yung parang formula niya. Ayun, pati yung shimmer shade niya, guys. Sobrang creamy din. Wow! Wow! Gusto ko yung shimmer shade. Ang ganda! Wala siyang fallout, guys. As in! Wow! Ang lambot niya hawakan. Pero hindi sa point na parang madudurog yung product. Pwede rin tong gawing highlighter kasi ang bongga din ng mga shimmer shade niya. Alam nyo guys, yung Everbilena, magaling din sila gumawa ng mga eyeshadow palettes. So, nakuha nila talaga yung formula. Wow, ultimo dito sa green. Ang galing, nakaka-excite naman. Hala, ang ganda. Hindi mo na kailangan basain yung brush nyo para umapir yung kulay niya. So guys, done na yung aking eyes. Naglagay lang ako ng eyeliner. Tapos ito sa baba, dinagdagan ko lang yung eyeshadow ko sa aking lower lid. So, sinundan ko lang yan. Kung ano yung nandito sa taas, yun lang din nilagay ko sa baba para parang naka-mirror siya. Tapos guys, napansin ko pala, di ba kanina gumamit tayo ng matte foundation? Tapos naglagay tayo ng liquid concealer. And so far, okay naman siya. Hindi pa naman siya nagki-crease and 'di ba napansin niyo kanina na blend ko siya ng maayos. So, ibig sabihin okay lang siya kahit mapatungan nung matte foundation. Tingnan natin kung magkano yung eyeshadow palette. So, from 195 pesos, magiging 137 pesos siya. Syempre magko-contour tayo and mag-highlight. And nagagamitin ko is itong Shade and Glow Duo. Ito yung itsura niya, guys. And ang shade na meron ako is Hollywood. So, ayan siya. Ang kanyang net weight is 7.35 grams. Ang dami nag-rave nito kasi sobrang ganda daw talaga. Meron silang binigay sa akin na kabuki brush. I think pwede itong pang-travel kasi pag di mo gagamitin, no, meron siyang takip na ganyan. Yan, ayan siya. Original price niya is 250 pesos pero 175 na lang siya sa 11.11. So, ito yung gagamitin natin para dito sa ating contour.
Pero masyado malaki to. Oh, okay. Pag ginamitan nyo siya ng brush, ayan o. Powdery siya, guys. So, ingat-ingat kayo. Ooh, in fairness naman, okay naman siya. Yan o. Oh! Kaya pala maganda yung feedback niya. Kasi maganda rin siya. Yun nga lang, powdery. Pero okay rin ah. Kung maganda naman yung product, diba? Pwede mo na maipagpag eh. Pagpag mo na lang pag powdery. Yung kabuki brush nila, guys, malambot siya. Pero I don't recommend to sa paglalagay ng contour kasi kakapal yung shadow ng face nyo. Pwede to pang blush brush. And pwede rin siya kung cream type or liquid type yung mga foundation. And yung mga powder, yan, mga setting powder, pwede mo tong gamitin. Kasi naka-spread out yung kanyang brush, oh. So, sakop na sakop niya yung face mo. So, gagamitin ko na lang yung kamay ko pang contour nung ilong ko. Para safe. Yan. Oh, ah, hapak! Yan natin, ah. Boo! Highlighter, who? Nahirapan ako, walang mirror nga lang. Pero okay lang. Yung price naman niya, mura lang naman eh. So, dalahan na lang ng mirror mo. Oh, grabe naman yung highlight na yan. Yung highlight nito, guys, is yellow undertone, ha? May go-to contour na ako in highlight. Pero guys, pwede nyo pang highlight yung eyeshadow, promise. Gamitin natin yung sa ibang mga contents ko. Excited na ako gumawa and mag-review, ganyan. Wala bang blush product ang Ara? Che-check nga natin. Kasi ang plain ng aking pisngi, diba? Pinaka-last na product na pinadala, which is yung matte lipstick. Pero yung pinadala kasi nila, hindi ko na binuksan kasi meron na ako nung dati. Kasi sabi ko nga sa inyo, ito yung talagang pinakaunang product na nilabas nila na binili ko. As in, nung pagka-launch niya, binili ko siya kasi wala, natutuwa kasi ako. Parang sabi ko, parang ganda na itsura niya, ang ganda ng product. So, ito siya. Meron akong 6 shades. Meron mga 4ml BB, merong red, and meron siyang parang medyo terracotta and may pink. Madaling sabi, kumpleto yung kanyang shade range and super like it. Kaiba yung tsura nito, guys. So, para siyang, alam niyo yun, yung ano nga ba yung sabi ko nun before? May review kasi ako nito. Parang cylindrical yung itsura nung kanyang tip. Ayan! So, ito kasi mga tip na ganito is pwede nyong gawing lip liner and pwede mo siyang pang-apply sa buong lip. So, sobrang gustong-gusto ko to. And yung mga shades ito, guys, maganda as in. And hindi ka na rin mahirapan, hindi mo natatasan kasi retractable siya. And di ba ang dami niya? And sobrang sleeve nito, guys. As in, pwede mong pang-travel, pwede mong lagay lang to sa maliit na bag mo. So, gagamitin ko tong Austria para sa aking cheeks. Alam ko pwede to dual purpose eh. Pwede to sa cheeks tsaka sa eyelids. Pero lalagay ko pa rin siya, no? Kasi ganun na talaga ngayon. Uso na talaga ngayon yung mga dual purpose. Pero depende, guys, ha? Kasi merong mga products na hindi pwede sa eyelids. Yun, iti-check nyo rin yun. So, depende ingredients nun eh. Kasi alam nyo na pag sa eyelids medyo selan kasi malapit na yun sa mata. So, kailangan i-check nyo talagang maigi. And ayan, nabiblend naman siya na maayos sa aking cheeks. At least may kulay na yung cheeks ko. Medyo may tagging lang siya ng kaunti pag nilagay mo sa iyong cheeks. Pero wala naman kasi silang sinabi na pwede to sa cheeks. Ako lang makulit, nilagay ko lang. Kasi wala ko ditong product na powder blush na pwede ko ilagay sa aking cheeks ngayon. And then next, maglalagay ako ng dalawang shade sa aking lips. The lightest shade, which is France. Sobrang creamy niya. Alam nyo, maiko-compare ko to dun sa bago ng Detail Makeover, yung powder pout nila. And mas makapal yung coverage niya. As in, one swipe lang, matatakpan na yung dark lining ng lips mo. Lalo yung mga darker shade. Ang ganda talaga nito. Ang dali lang niya ipang-apply. Tapos, maglagay tayo ng red shade. So, Spain, yan.
Para Korean-Korean kunwari. Ayan, di ba? Guys, ito na yung aking final look. For everyday look lang talaga siya using Ara Colors products. And ayan siya. Ayan. I like it! Gusto ko talaga yung sa lips ko. Mahilig talaga ako sa mga lip products. And yeah. Thank you so much po ulit, Ara Colors, kasi napili nyo ko as your Ara Lady Ambassador and super happy ako kasi natirati talaga, sobrang abang na abang sa mga products nyo, lalo doon sa mga lip products na nilalabas nyo. And now, it's a dream come true for me. Thank you po sa tiwala. And guys, huwag kayong mag-alala kasi marami pa tayong content about Ara Colors. Papakita ko sa inyong lahat and review. And guys, kahit ito ay gifted sa akin ng Ara Colors, lahat ng mga honest opinions ko about this product is sasabihin ko talaga sa inyo. Kung hindi ko nagustuhan, yung nagustuhan ko, and everything na related sa product na yun. Thank you so much for watching. Always remember, don't worry, be happy, stay gorgeous, annyeong, peace yo!